Sa ngala ng Ama, nakadakat ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo'y natitipon, nagbubuklod sa araw na ito upang gunitain natin ang pagdiriwang ating ginugunita si San Carlos Huanga at ang kanyang mga kasama. Sila yung mga martir na nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya, para sa pag-ibig sa Diyos. Naway ang kanilang halimbawa ay tularan natin na ang ating buhay ay maialay din para sa kadakilaan ng Diyos na siyang nagligtas sa ating lahat. Sa pag-aalay ng banal na misang ito, ating itaas sa Diyos ang mga nag-alay ng kanilang pamisa. At ganyan din ang ating mga natatanging pagsusumamo at pagsusumamo ng mga taong ipinangako nating panalangin. At ganyan din para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa katahimikan nating ibulong ito sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkalob mo ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos, Luanga at mga kasama. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo
ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal sa kabutihang asal, ang kaalaman sa kaalaman, ang pagpigil sa sarili sa pagpigil sa sarili, ang katatagan sa katatagan, ang kabanalan sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan, nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa akong na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pangrarangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo pong lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakura niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa sa niyang utusan upang kunin ang mga kasama, ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan. Binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari, nagpapunta uli ng ibang utusan. Ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya sa isa pa. Ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginagawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya
sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paruroon siya at papatayin ang mga kasama niyon. At ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nila sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, tayo nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalan at kamahal-mahalang katawan at dugo ni Kristo. Ang dakilang misteryo ng ating pananampalataya bilang Katoliko, sapagkat tayong mga Katoliko ay naniniwala sa tunay na presensya ni Jesus sa anyo ng tinapay at alak na binasbasan ng pari sa misa. Matapos itong basbasan, ito'y tunay na nagiging katawan niya. Body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ. Tunay na naroroon si Kristo. Iyon ang pinahahayag natin kahapon at pinagdiriwang ang dakilang misteryong ito na nagdulot ng kaligtasan sa ating lahat na nalugmok sa pagkakasala, nalugmok sa kamatayan dulot ng pagkakasala ng sangkatauhan. At ang sakramento ng Eucharistia na ito ay patuloy nating nararanasan at natatanggap sa tuwing tayo dumadalo ng misa. Patuloy nating tinatanggap ang kaligtasang handog ni Jesus. Inalay, inihandog niya ang kanyang katawan at dugo na tanging kalugod-lugod na pag-aalay sa Diyos Ama para sa ikapagpapatawad, ikaliligtas ng sangkatauhan. Yan po yung pagdiriwang natin kahapon. Kaya natin, ito'y mahalagang pagdiriwang na malaking pagdiriwang ng simbahang Katolika sa buong mundo. At ngayon sa Ebanghelyo, napakinggan natin ang talinghaga ni Jesus na ang amo ay patuloy na nagpapadalawa ng utusan ng manggagawa sa mga iniwan at pinagkatiwalaan niyang mga laga sa ubasan. Ngunit ang lahat ng utusan na kanyang pinadala ay pinatay, sinaktan, at itinapon. Ito ay tanda ng talinghaga na ito ay nagpapaalala sa ating lahat na ang Diyos ay hindi nagsasawang magmahal, mamangalaga, at magpaalala sa ating lahat sapagkat ang tanging nais ng Diyos ay tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Magkamit ng kaligayahang ang langit lamang ang makapagbibigay, hindi ang mundong ito. Ano ang mga senyalis na ito at tanda na patuloy tayong minamahal ng Diyos? Hindi siya nagsasawa. Patuloy siyang gumagawa at gumagawa ng gawaing pagliligtas para sa ating lahat. Ito po'y makikita natin sa katauhan ng simbahan na iginagawad ang mga sakramento na tanda na kanyang pagliligtas. Ang mga sakramento, gaya ng sakramento ng kumpisal,
patuloy siyang nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sa banal na misa, tinatanggap natin ang kanyang kabanal-banalang katawan at dugo. Sa ating pagtanggap ng kanyang kabanal-banalang katawan, ay tinatanggap natin ang patuloy at paulit-ulit niyang pagliligtas sa ating lahat. Hindi siya nagsasawang magpadala ng kaligtasan sa pamamagitan ng banal na misa. Eh tayo lang naman may problema minsan, hindi natin makayang tanggapin iyon. Binabaliwala natin, wala tayong pakailam. Sapagkat hindi natin nakikita sa ngayon yung pakinabang natin sa tinatanggap natin, yung benefit, because it's an invisible benefit, iyon ay makalangit na pakikinabang natin ang buhay na walang hanggan sa tuwing natin tinatanggap ang kanyang katawang at dugo. Nakikibahagi tayo sa pagliligtas niya sa kanyang mapagmahal na paghango sa atin mula sa kasalanan. Wala tayong pakialam. Parang ang mga manggagawang nakabantay sa ubasan, walang pakialam. Inihain na, itinapon at sinaktan pa. Gayun din tayo minsan, naririto na ang mga sakramentong nasa simbahan, kumpisal, banal na misa. Pero, wala tayong gana minsang tanggapin sapagkat hindi natin nauunawaan ang higit na dulot na to sa ating kaluluwa at buhay na walang hanggan. Gaya ng ating pinagdiwang kahapon, ipinagdidiinan niyon ang katawan at dugo ni Kristo na siyang magdudulot sa ating lahat ng buhay na walang hanggan. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang paggunita kay San Carlos Luanga at sa kanyang mga kasama, St. Charles Luanga and his companion. Sila'y mga taga-Uganda, Africa. Mga martir na matay at nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Tinularan nila ang pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa ating lahat. Tinularan nila ito sa pamamagitan ng pag-alay ng kanilang buhay. At ang kanilang dugo ay naging sanhi at binhi ng paglago ng pananampalatayang Kristiyano. Sapagkat ang kanilang kamatayan ay buhay na saksi na mayroong Diyos. Buhay na saksi na naririto si Kristo, nananatili sa atin sa mga sakramento, lalong-lalo na sa banal na misa at Eucharistia, nananatiling nagliligtas sa ating lahat. Isang paalala sa atin ngayong araw, ngayong banal na misa, sa mga pagbasa, tanggapin natin si Kristo, huwag nating isabaliwala. Tanggapin natin siya ng buong kalugod-lugod, tanggapin natin siya ng buong respeto na nararapat para sa Diyos. Nang sa gayon, maipamalas natin sa Kanya na tunay nga tayong nananampalataya at sumasamba sa Kanya. Kahapon po nabinggit ko sa aking pagninilay, kahapon sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang at dugo, katawan at dugo ni Kristo, na karamihan ngayon sa ating lipunan, sa ating mananampalataya, binyagang ang mga Katoliko, pero hirap na hirap lumuhod sa harap ni Kristo sa banal na Eucharistia. Hirap na hirap sa pagluhod, hirap na hirap sa paggalang, pero pag may mga problema, hindi lang ang pagluhod ang ginagawa, kundi dumadapa pa. Ano ang ibig sabihin niyon? Kung may problema man tayo, o masagana man at masaya na ang ating buhay, naway patuloy tayong maipamalas ang ating pagtanggap sa Diyos, na Siya ang ating tagapagligtas. Sa pagluhod,
na ipapamalas natin ang pagkilala sa kanya bilang Diyos. Si Charles Luanga, si San Carlos Luanga at ang kanyang mga kasama na ipamalas ang pagkilala sa Diyos sa pag-alay ng kanilang buhay. Tanungin natin ang ating sarili, paano natin tatanggapin si Kristo sa ating buhay? Sa simpleng paggalang sa Kanya sa pagluhod o pag-aalay ng ating buhay, kabanalan at pagsisikap? Sa mga simpleng araw-araw ng ating buhay, pag-aalay ng kabanalan ay iyon ay pagpapamalas na mayroon tayong kinikilalang Diyos. Naway sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, naway matularan natin ang mga martir, matularan natin ang mga banal na kinilala ang Diyos, si Kristo sa banal na Eukaristiya, sa kanilang buhay, sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili at pagsisikap na maging mabuti at maging mabuting Kristiyano at maging banal. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihin. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, patulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan, na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kalobang nakatalaga sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan ngay aming kagalakan na si San Carlos Luanga at ang kanyang mga kasama ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Minagpalang na parito sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalasala sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kaming lahat na makasay sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol, at ni San Carlos Luanga at ng kanyang mga kasama, San Francisco Caracciolo at Santo Padre Pio ng Pietrelcina, aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doon. Namin sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
tayo ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Naririto si Jesucristo, ang ating Panginoon. Siya ang tinapay ng buhay. Siya ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon, kaming malalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang kami sa kapayapaan ng buong sa sinuko. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay at kain sa aming kaluwa at katawa. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Purihin
pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Ama, mapagmahal sa iyo kaming lahat ay mabiriwang. Tanggapin at gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng pagumpipa, inumin ng bibingay sa amin ang kalakasan. Iman karapat-dapat kami nalay sa panalangin ng aming Reyna at Ina. Halin kami kay Jesus ang aming buhay. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Iman karapat-dapat kami manlalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Ina, dalhin kami kay Jesus ang aming buhay. Gapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng pagumpipa, inumin ng bibingay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon napagsaluhan namin na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo na nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petra Elsina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang imahe ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church, Intramuros, Manila, ay naririto sa pambansang Dambana upang magpalaganap ng debusyon. Siya ay mananatili dito hanggang ikawalo ng Hunyo. Kayong lahat ay inaanyayahan makiisa sa mga gawain ng pagdalaw ng Inang Mahal. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo ng Mahal na Birheng Maria, imahin ng mga banal, mga dasalan na nagpapala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lawin mong tularan nilang mga kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalainawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng manalamisa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at kaya.